Hello mga ka-garden! Welcome po sa isa na namang episode ng Soul and Garden. Kung first time yung sa channel na ito ay mag-subscribe lamang po para maging updated kayo sa mga isi-share natin ng mga tips and information, hindi lamang po tungkol sa mga halaman kundi tungkol na rin po sa pagugulayan. Sa episode na ito, ang ating pag-uusapan ay ang tungkol sa mga halaman na nagbibigay ng positibong enerhiya at sigla sa ating mga kaisipan. Alam naman po natin na ang mga halaman ay nagbibigay ng sigla at ganda sa ating kapaligiran. Pero hindi lamang po yun ang papel na kanilang ginagampanan sa ating mundo. Ang mga halaman ay nagbibigay din sa atin ng positibong enerhiya nang hindi natin namamalayan. Sabi nga ng science, ang mga halaman ay tumutulong sa paglilinis ng hangin at pagbibigay ng oxygen. Kung pure ang hangin na nilalanghap natin, normal lang na tayo ay magiging mas masaya at mas positibo sa buhay. Gayunpaman, hindi lahat ng mga halaman ang nagbibigay ng positive vibes and good mental health. Iilan lamang sa kanila ang may ganitong katangian. Pero sa video ito ay isi-share ko sa inyo ang mga halaman na totoong nagtataglay ng positive vibes at nagbo-boost ng ating good mental health. Pinili ko po yung madali lang mahanap para tayong lahat ay may ganitong mga halaman sa ating bakuran. Sa katunayan, lahat ng mga ito ay makikita sa aking garden. Ito na po ang mga halaman na tumutulong sa atin para magiging positibo tayo sa buhay. Unang-una ay ang mga roses. Ang mga roses ay tinaguri ang queen of all the flowers at ang pinakamaganda sa lahat ng bulaklak. Ito din ay napakabango at napakabihira lang na may taong allergy sa amoy ng rosas. Dahil dito, isa ito sa mga halaman na nagbibigay ng positive energy at dapat nasa inyong bakuran. Pangalawa ay ang snake plants. Ang snake plants ay popular sa feng shui dahil ito ay tinaguri ang nagtataglay ng positive energy. Ang mga snake plants ay nag-a-absorb din ng VOC or volatile organic compounds. Ito ay mga gases na inilalabas ng particular na mga bagay gaya ng pintura, cleansing agents, cosmetics, and disinfectants. At ang snake plants ay nag-i-emit din ng good vibes. Kaya hindi lang nililinis ng snake plants ang kapaligiran, kundi ito din ay kanyang ini-improve. Pangatlo ay ang peace lily. Ang peace lily ay nagsisimbolo ng peace and tranquility. Ito din ay nagbibigay ng positibong enerhiya at naglilinis ng hangin. Sabi rin nila, kung meron kang mga migraines, ay subukan mong ilagay ang peace lily sa loob ng bahay dahil ito daw po ay tumutulong sa pagre-reduce ng mga chances na magkaroon ka ng headaches. Ang peace lily ay nakakatolerate ng low light, kaya okay lang sa kanya kung ilagay siya sa loob ng bahay. Pang-apat ay ang basil. Ang basil ay isang herb na popular sa culinary arts. Pero hindi lang magaling ang herb na ito sa usaping kusina dahil ang basil ay nagtataglay din ng mga properties na nagpapakalma ng ating mga nerves or mga ugat at nagre-resulta ito sa pagiging kalmado ng ating kaisipan. Ang basil ay tinagurian ding isang prosperity charm. Kaya kung gusto mong umasenso sa buhay ay simulan mo nang magtanim ng basil. Panglima ay ang aloe vera. Ang aloe vera ay isang halaman na napakaraming taglay na benefits. Ito ay ginagamit ng iba para pampapaganda sa kanilang buhok at kutis. Ngunit, hindi lamang ito ang naibibigay ng aloe vera sa atin dahil ang aloe vera ay tumutulong din sa pagbo-boost ng ating mental health. Iyon ay dahil ang aloe vera ay nag-a-absorb ng negative vibes. Kaya, natutulungan tayo na ma-regulate ang ating mga mood swings at magkakaroon tayo ng positibong approach sa buhay.
Pang-anim ay ang bamboo plant. Ang bamboo plant ay tinatawag na isang simbolo ng purity and life. Ibig sabihin, tumutulong ito sa kalinisan ng ating kaisipan. Kung malinis ang ating kaisipan, magiging masaya tayo at mapayapa ang ating pakiramdam. Ang bamboo plant ay isa ring low maintenance, kaya madaling alagaan, and antioxidant din siya na naglilinis sa hangin ng ating kapaligiran, mapaloob man ang bahay or mapalabas. At ang panghuli po ay ang jasmine. Ang jasmine ay pinapaniwalaang may kakayahang mag-promote ng healthy relationships, lalo na sa love life. Sinasabi din po na tumutulong din ang jasmine sa paghihilom ng iyong broken heart kung ikaw ay isang sawi sa pag-ibig. Dahil ang bulaklak ng jasmine ay napakabango, nagbibigay ito ng positibong epekto sa ating kaisipan at tinatanggal ang mga stresses na bumabagabag sa ating isip. Tumutulong din ito sa pag-stimulate ng positive energy sa atin. Iyon lamang po at sana ay nakatulong ang videong ito. Maraming pong salamat sa inyong panonood and hanggang sa muli po. Ingat po!